pinag-uusapan natin ngayon ay corruption. Lahat yata tayo ay corrupt, ano? Ako, corrupt ako eh. Ikaw, hindi ka ba corrupt? Ewan ko lang. Hindi ko sinasabi na, ano, I'm not 100% sure na corrupt ka, pero lahat yata tayo, iniisip ko sa bahay, nag-umpisa yan eh. Di ba, magsinungaling ka sa nanay mo? Pag utusan ka ng ano, bibili ka ng ganito, bibigyan ka ng halimbawa ng 500 pesos, tapos dapat ang bibili nyo mga 250 lang, ganito ang price ng sasabihin. Tapos sasabihin nyo, ano, 300 na, nagiging 300, eh, mahal na ngayon kasi. Tapos may kupit ka na ano, na 50 pesos. Ayan, di ba, corruption yan? Hindi lang nyo iniisip yan na corruption kasi para bang wala yan sa isip nyo. Sa bahay nga ninyo yan, para bang sanay kayo dyan. Pero kung tutuusin, corruption yan eh, lalo na sa ano, sa government officials natin, kung saan nandun yung malaking pera na may access ka sa napakalaking amount, billions of money, nandun na nagiging corrupt yung mga tao doon, dahil syempre yung bang parang ano eh, yung bang ang tintab ng ano, ng pera, hindi maiwasan. Kaya gagawa sila ng kung ano kalukuhan dyan. Marami tuloy ang corrupt na lahat na yata. Pero except yung ano, pangulo natin. Ginagawa niya kung ano na lang paraan para matuto ang tao, maintindihan ang tao na ang corruption ay talagang hindi natin dapat gagawin. Walang mangyari sa buhay natin. Kung halimbawa yayaman tayo, hindi naman ating pera yun. Hindi ka ba na konsensya na may pera ka, na yayaman ka, marami ang kotse mong magaganda, ang bahay mong maganda, eh hindi naman sa iyo yung pera niyan eh. Nakagawa kayo ng malaking bahay na napakaganda, na napakaluksos. Nagda-drive ka ng magandang sasakyan na napakamahal. Ay, hindi naman sa iyo yung pera ginamit mo eh. Hindi ka ba nahiya?